Magandang umaga, netizens. Ngayon po ay araw ng Sabado, November 19, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin po na nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang low pressure area na atin pong minomonitor. Nanatili namang mababa ang tsansa nito na lumakas bilang isang tropical depression o bagyo. Gayunpaman ay patuloy ito na magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po dyan sa may Visayas at Mindanao area. Kasabay po ng Intertropical Convergence Zone kung saan ay nakaka-apekto ito ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang nasabing LPA ay nakapalub po sa ITCZ. Wala rin pong nakataas na gale warning sa namubaybay ng ating karagatan kung kaya malayang makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, asahan pa rin po ang mga pag-ulan dyan sa Mimaropa at Bicol Region area. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama ang Metro Manila ay makakaasa naman ng pagkalahatang maliwalas na panahon. Subalit, asahan pa rin ang tsansa ng mga daglian at pulupulong mga pag-ulan na dulot po ng mga localized thunderstorms. Habang sa Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin po ang asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Epekto pa rin po yan ng low pressure area at ng intertropical convergence zone. Kaya patuloy pa rin po natin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kapag may moderate with the times heavy rains at kapag may severe thunderstorms. At ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.